So panoorin po ninyo ang video ito. Kaya mga kababayan, kung naghahangad ang tao na maligtas at tinatanggap niya ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas, dapat ding tanggapin ang tunay na iglesia sapagkat ito po ang kanyang ililigtas. Subalit, alin po kayang iglesia ang tinutukoy? Tiniyak din po ng Biblia ang pangalan ng iglesyang katawan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Roma 16 at 16. Ganito ang nakasulat. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag po ang binasa natin. Iglesia ni Kristo ang pangalan po ng tunay na iglesia. Ito po ang malinaw na nakasulat sa Biblia. Kapag hindi ba mabasa sa Biblia, ibig bang sabihin ito na ay mali, hindi na totoo, at hindi na maliligtas ang tao kapag hindi mabasa sa Biblia? Una sa lahat, no, sa mga taga-pagsubaybay natin, kung ating titingnan sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko, may tinatawag tayong three pillars of our foundation of our faith bilang mga Katoliko. Mm-hmm. Kaya meron tayong tinatawag na oral tradition. Yes. Pangalawa, yung written tradition, which is the Bible, mm-hmm, at magisterium. Kaya ibig sabihin nun, hindi lahat ay nakasulat sa Biblia. Amen. Sabi nga dito sa kay Juan, no, no, sa Book of John, no, sa kanyang naisulat, no. Ang 21:25 po. 21:25 na, yes, hindi lahat, no, ng ginawa ng Panginoon ay naisulat, no? Naisulat, yes. Dahil kung naisulat ito, hindi ito kakasya, no, sa buong mundo. Yes, no? Yes. That is why binilin, isinabili niya sa kanyang mga apostoles ang iba niyang mga itinuro. Kaya nga sabi niya, ituro niyo sa lahat ang mga itinuro ko sa inyo. That is why the answer to the question is no, no? Yes. Na hindi lahat ay nakasulat sa Biblia. At maraming hindi nakasulat sa Biblia na totoo. Yeah, diba? Yeah. Kaya lang kulang na kulang po ang oras natin, pero magbibigay lamang tayo ng ilang mga halimbawa. Halimbawa po, ang problema kasi dito sa mga naghahanap ng letra por letra, or actually may tawag dito yung mga, kahit yung mga Protestant Biblical Scholars, tawag nila dito ay yung word idea fallacy. Yung paghahanap ng letra por letra, no? Inahanap nila yun sa Bible, at kapag hindi daw mahanap, ibig sabihin mali yun. So, ang problema minsan din dito sa mga ano, parang double standard. Correct. Oo. Limbawa, gagamit sila ng iba't ibang mga salin na kung saan, kung yung salin na yun ay papabor sa kanilang doktrina, para sa kanila, yun ay tamang salin. Kapag hindi naman pabor, mali daw. Mali, oo. Oh. Pero, pag tinanong mo doon sa grammar ng Hebrew, sa grammar ng Greek, nagre-reklamo, allergy, no? Ngayon, magbibigay tayo. Limbawa, pag sinabing, ganito ha, limbawa, sa mga kaibigan nating mga iglesia ni Cristo, no? No? Ito po, may ilang mga versions ng Bible kaming ipapakita sa inyo sa screen, at tatanungin po namin kayo. Limbawa, ito pong una, yung sa John chapter 8, verse 58. Yung nakasulat sa Aramaic Bible in plain English. Sabi dito, Yeshua said to them, "Timeless truth I speak to you. Before Abraham would exist, I am the living God." O, sabi ng Panginoong Hesus yan. Yeshua kasi Jesus sa Hebrew. Yep, yep. Ngayon, yan ba itatanggapin ninyo? Nakasulat din yan eh. O, tapos, yung sabi dito, yung sa Amplified Bible, yung sa Isaiah chapter 46 verse 11, kasi hindi sila naniniwala na si Cyrus ito. Ngayon, ang nakasulat sa Amplified Bible, "Calling a bird of prey from the east, from a far country, the man Cyrus." O, may purpose. Ayan, nakasulat din. Ngayon, o, nakasulat din yan. And then, dito, ito po, sa The Message Bible, yung sa 1 John chapter 5 verse 20. O, nakasulat dito,
this Jesus is both true God and real life. Ayan, word for word pa. So, yan ba tatanggapin ninyo mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nakasulat din yan sa Biblia, ha? Ayan. Kaya lang po, kami kasi sa Catholic Church, na merong background sa original languages, kami po ay tinitingnan po namin sa original text, sa Hebrew at saka sa Greek, at hindi po kami sumasang-ayon doon sa mga translations lang. Mm. Kaya, ito po ay halimbawa lamang kung ganyan po ang inyong logic na kapag na nabasa o nung nakasulat ay tanggapin na, ito po, tatanggapin nyo ba? Oh, alam po na hindi nyo yan tatanggapin. Sabi nila ay, kapag hindi daw nakasulat sa Biblia, hindi daw totoo, hindi daw dapat paniwalaan. Dapat mo nating malaman na yung mga gumagamit nito, Father Jai, ng argumentong ito ay yung mga translations lang naman na mga Tagalog or English yung correct, mga binabasa. May papakita po akong ano sa inyo, ha, manuscript. Ito po sa Papyrus 75, yung pangalan po ng rich man, doon sa Luke chapter 16 verse 19. Pakipakita po sa screen, Brother Benny. Ayan po, Father Jai, oh. Diba, alam po natin na yung sa ano, yung sa mga English translations natin at Tagalog, hindi mo mababasa yung pangalan ng mayaman doon or rich man. Correct, correct. Pero dito sa Papyrus 75, ito po ay 3rd century manuscript na nasa Vatican Library po. Makababasa po natin yung Greek word na onomatinoyes. Ayan po, yung pangalan ng rich man, si Noyes. Yan. Hindi yan mababasa. Kahit sa mga interlinear, kahit sa Greek Bible na ginagamit natin, kakalabas lang kahit sa mga translations. Pero ito pong Papyrus 75, ginagamit po ito ng lahat ng mga textual critic. Kahit sa mga Protestant biblical scholars, ginagamit mo nila itong Papyrus 75 kasi po ito po ay kabilang sa Alexandrian text type. Oh, malaga po ito sa textual criticism. Binibigyan po ito ng mataas na value ng mga scholars. Oh, ayan ba? Hindi ba natin paniniwalaan yun kasi hindi mababasa yan sa mga translations? Diba? Ito pa, no? Yung pangalan ng mga ng dalawang magnanako, yung correct. Yung sa katabi. Si Bruce Metzger, ito po, may aklat siya na A Textual Commentary on the Greek New Testament by Dr. Bruce M. Metzger. Si Bruce Metzger po isa sa leading New Testament scholar sa panahon niya at iginagalang po hanggang ngayon ng lahat ng mga Protestant biblical scholars. Ito po ang komentary niya sa page 180 doon sa Matthew chapter 27 verse 38. Pinangalanan po doon, nakita niya sa Codex Redigeranos ang pangalan ng dalawang magnanakaw at ito po ay si Huatas at si Magatras. Hindi mo yan mababasa sa Bible. Hindi. Sa mga translations. O, yan ba? Hindi mo yan paniniwalaan. Hindi ba yan totoo? Oo, hindi ba yan totoo? Gagamit pa tayo, no? Dalawang... Ito po, may dala po ako dito. Ito po ay sulat. Ito po ay aklat ni Dr. Stanley Porter. Isa po sa ginagalang na Protestant Biblical Scholar. Halimbawa po, yung 13 mga sulat ni Apostol Pablo, yun ba ay mababasa sa Biblia? Letra por letra? Hindi ba mababasa? Sabi dito sa page 106 po ng kanyang aklat, ha? Ito po, mabasa natin dito. Sabi dito, tradition says that during his lifetime, Paul wrote at least 13 letters that we now have in our collection of Pauline epistles. Yan, 13 letters po. Sabi dito ni Dr. Stanley Porter, hindi yan mababasa sa Biblia. Hindi. Na 13 or 13 yung sulat niya, yung mga aklat na including, alimbawa, yung Book of Romans, First and Second Thessalonians, Galatians, First Corinthians, Second Corinthians. Hindi po yan mababasa. Not 13 yan sa Biblia, ha? Word for word. At ito pa, isa pa. Dito po sa another commentary, New Testament Text and Translation Commentary by Dr. Philip Comfort. Si Dr. Philip Comfort po ay isang Protestant Biblical Scholar. At sabi po niya dito sa page 755, ancient and modern exegetes, ito po mga experts sa exegesis. Correct, correct.
alike have considered that Peter was using Babylon as a code word for Rome. Ayan ha. Because according to early church tradition, ayun, tradisyon, lumabas na yung tradisyon. Peter was in Rome! Correct. Ayan po. Okay, mababasa ba ito? Mababasa ba ito? Nalit sa Biblia. O ito, Protestant Biblical Scholar na nagbigay ng kanyang scholarly commentary sa kanyang aklat. Ayan. So, hindi pa natin ito paniniwalaan kasi hindi din po ito mababasa sa Biblia. Mababasa doon sa halos lahat ng translations, Babylon. Pero pinawaliwanan yun dito na ano, okay. Yung Babylon ginagamit bilang code para sa Rome. Sa Roma. Ayan. So, ibig sabihin, Father Jai, ito ay ilan lamang sa mga prueba na hindi lahat, hindi ibig sabihin na kapag hindi nasa Biblia, nakasura sa Biblia, or letra, lalo na letra per letra, eh, hindi natin paniniwala. No, hindi tama, natutuo. Tama. Ayan. Oh. Totoo ba na kapag yung pangalan ng relihiyon or simbahan or iglesia ay nakasulat sa Biblia, ibig bang sabihin sila yun ba'y tumutukoy sa kanila? Dapat no, mapagasuri tayo. Alimbawa yo. Sige. So, nakasulat daw doon sa Romans 16:16 yung iglesia ni Kristo. Ibig bang sabihin or totoo ba na yun ay tumutukoy ngayon sa kanila? Sa iglesia ni Kristo, na katulad nung sinasabi ng kapatid nating ministro sa video kanina na pina-play natin, no? Okay. Ano maisasagot natin diyan, Father Jai? Kung ating babalikan po yung history ng ating pananampalataya, kung makikita natin na dito, kung meron man kayo diyan sa mga tagapagpanood, no, the Apostles' Creed na libro, no, ng mga Katoliko, at ito ay based din sa history, yung iglesia ni Kristo ay itinatag lang noong 1914. So paano yun mangyayari? Oo, pero simple lang yun. Halimbawa, yung Book of Romans isinulat during 57 AD. Correct. So, paano mangyari yun na... So, that's why maging mapanuri tayo. Dapat saliksikin natin yung history. Sino talaga yung sinasabi ng text na ito. At of course, kung sino ang sinabihan ng ating Panginoon during that time na community. Oo. Yun. Kasi yung strategy ng iba kasi, babasa sila ng Bible, dali lang naman nun, babasahin mo ng Biblia, o babasahin mo from mula doon sa umpisa hanggang matapos yung Biblia, cover to cover, hindi, pwede man naman piliin at saka iparegister. Eh. Correct. Dali lang naman. Yan pa yung isang proof natin. Sa dami-dami ng mga religion dito, kahit sa ibang mundo, locally, dito lang sa Pilipinas, sino lang yung religion na wala sa sect? Oo. O, diba? Ngayon, tingnan natin yung Romans 16:16 sa Greek, kasi yung New Testament isinulat originally sa Greek. Correct. Tingnan natin, na ikumpara natin ito doon sa Tagalog na version na binasa ng ministro ng Iglesia ni Kristo. So, nasa taas po, makikita ninyo ito sa inyong screen, yung New Filipino version na binasa ng ministro ng Iglesia ni Kristo, magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Parang makukumbinsi ka nga, no? So, pero pag tinignan natin sa Greek, tingnan nyo ha, yung nakasulat po sa Greek, nilagyan po natin, ginawa po natin red, Ecclesiae. Yeah, that is kwan po ah. That is feminine plural nominative. Hindi po siya singular. Correct. Kaya nga halos lahat ng translations pag pinuntahan mo sa English, churches. Correct. Hindi po siya church. Ayan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung ibang mga sekta, kapag tinanong mo, binalikan mo yung original text sa Hebrew at saka sa Greek, hindi na daw kailangan yung Hebrew at saka sa Greek kasi na-translate na daw yung
mga Biblia natin sa mga lingwaheng mauunawaan natin. Hindi po dapat ganyan, kasi dapat babalik tayo, kasi yan yung original nga, sinasabi nga natin, original nga, di ba? Di ba, pag original, ibig sabihin, yun talaga yung katotohanan. Ayun, suriin natin mabuti. Yun bang inaangkin nila na yung sa Roman 16:16, sila ba yun? Tingnan natin ha. Ito po, may dala po ako dito ha. Gift po ito sa akin ng Monsignor noong birthday ko, no? Noong 2019. The Police Biblical Commentary. Bago po natin basahin, pakita po natin sa screen yung background or key features, no? Ayan po ha. Nakikita po ninyo sa inyong screen, no? Yung, nakikita po ninyo sa bandang ilalim. Presents a solid exegesis of the biblical text, brings together the collaboration of more than 70 international biblical scholars. So hindi po ito basta-basta ang mga... Hindi lang pipitsugin. Now, ito ngayon ang mababasan natin sa 12, page 1,287. I-request ko siguro si Father Jai na siya yung magbasa nito. Okay. 1,287. Ayan po, yung sa yellow po may mga ano. Ayan po. Okay. As mentioned above, the greetings function to commend Paul to the Romans. In effect, he has provided the entire community with a series of character references. But the section also accomplishes two more things. First, notice that Paul invites the Roman faithful themselves to extend greetings on his behalf. He thereby facilitates their mutual interaction and commingling. And second, he summons them to greet one another with a holy kiss. This formal greeting enacted in public settings such as worship was an expression of reconciliation and unity, something to be remembered today when exchanging the sign of peace at the Eucharistic liturgy. Moreover, the apostle joins himself and his Gentile foundations. Ayan. Yun, klarong-klaro. So, ayan ba, tumutukoy sa kanila? Hindi ayan po. Tumutukoy sa kanila? O, ayan po, ha? Sino po ang ina-address doon, Father Jai, sa doon pa lang nung binasa mo pa lang? Doon pa lang pinapakita na it is really the Catholic Church during the celebration of the Mass that we still continue to do during the Mass by giving peace to each other, di ba? Ano po ang background nung during the time na mission po si Apostle Paul doon sa mga Kristiyano sa Rome or sa nung isulat niya ang letter to the Romans, no? Ito po ang mababasa natin sa The New Testament in Antiquity sa page 325 po, ah. Page 325. Ayan po. Yung may mga yellow po na... Okay. The origins of Christianity in Rome are sent uncertain. By the 1st century BC, Rome possessed a large Jewish population, perhaps as many as 50,000. Many Jews arrived as slaves after 63 BC when Pompey conquered Jerusalem. Mm-hmm. The strong commercial ties between Rome and Judea attracted even more Jews. Mm-hmm. Archaeologists know of nearly a dozen synagogues in Rome. In a possible to assume that the Roman congregation began in these synagogues the early decades of the first century. Ayan. Paul is aware, of course, that he is addressing Christians with Jewish heritage. He speaks of circumcision, the law of Moses and Abraham's significance, and the faith
of unbelieving Israel as if his readers enjoys a deep Jewish heritage. Ayan. So sa background po na ito, kahit lahat, alos po lahat ng mga scholars, ito po mga Protestant Biblical scholars, ito po si Bird, si Kohek, at saka si Green, no? Pinaparating po sa atin na yung mga Kristiyano doon sa panahon nung isinulat ni Apostle Paul yung Book to the Romans, na yung mga Christians doon na tinatawag na, ipagpalagay na natin yung sinatawag nilang member sa Church of Christ, no? Yun ay pinagkaluban ng knowledge at katilinuhan sa mga magaling magsalita or magaling talaga sa wikang Greek at saka sa Hebrew. Bro, correct. Oo. Ngayon ang tanong, meron bang katangian ito ang mga kapatid natin? Pinagkalooban ba sila ng knowledge ng Hebrew at saka ng Greek, no? O sasabihin niyo ba, oh, marunong kami ng Hebrew at saka ng Greek. Ang tanong, bakit wala pa kayong salin ng Bibliyang nyo ngayon? Correct. Well, Father Jai, alam na alam natin na yung pag-translate ng original languages mula sa Hebrew, Aramaic, at saka sa Greek, papuntang English or Tagalog ay hindi po madali. Correct. Correct. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong mga magagaling at matatalinong mga biblical scholars sa ating church. Kaya nga po produce tayo ng mga translations na mas malapit sa original text. Correct, correct. Walang 100% na perfect na translation, pero nakaproduce po ang Catholic Church ng mga translations kagaya ng New American Bible Revised Edition. Correct. Na mas malapit sa original text, Hebrew, Aramaic, at saka sa Greek. Ngayon, ang tanong, kung ikaw ba, no, sasabihin mo na kaya mong magsalin ng Biblia mula sa Hebrew papuntang English, halimbawa doon sa Old Testament part. At kapag mali ba ang pagbasa mo ng Hebrew, kaya mo kayang magsalin kung sa pagbasa pa lang mali na? Hindi na, Brother Dwayne. Kasi kailangan expert ka talaga kahit sa pagbabasa pa lang. Kasi yung Hebrew text at saka yung Greek text, kailangan talaga kasi may mga, for example, meron yang mga dots na ginagamit na nagbibigay ng kahulugan sa binibigay na salita. Okay. Ito po, panoorin po natin, nag-uusap po dito yung mga Iglesia ni Cristo ministers na kaya po nila daw maka-provide ng sarili nilang salin. Ito po, panoorin po ninyo. Pero bago natin isagutin yan, kapatid na Ramil, yung talatang kanilang pinagbabatayan, anong reaksyon natin doon sa sinabi nyo ni Mr. Abe na? Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong sali ng Biblia. Wala po sila sariling Biblia, Brother Bar, sapagkat walang credibility at walang competence. Anong reaksyon mo dahil sa sinabing wala rin tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon yung mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yun ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ayan. So, bago natin ipapanood yung video na isa pa, sabi daw doon, kaya nilang magsalin. Ang problema, oo, kaya niyo, kagaya ng New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses, kaya nilang mag-produce, pero maraming mali sa pagkakasalin. Oh, especially doon sa John 1:1 na ginawa nilang agad yung mga small letter G instead of yun po ay labag sa Greek grammar. Ayun, ang tanong, kung kaya ninyong makagawa ng mas malapit sa original text. Correct. At yung sinasabi nila na kung sila daw gumamit ng Biblia natin, hindi natin paniwalaan. Dapat naman kasi, Biblia nga namin na ginagamit niya. Ang tanong, ang interpretation niyo ba? Tama doon sa mga text. Hindi naman, yung kaya kasi ginagawa ng iba, may prop text sila. Correct. Ang tanong,
Oh. Out of context naman. Correct. Tama ba yun? Hindi contextualize yung pagka tapos salin. Tapos, I say Jesus naman yung, ano, yung ina-apply mo, hindi naman correct. Sa Jesus. So, hindi talaga namin paniniwalaan kapag kayo ang gumamit ng Bible. Tumpak. Oo, kasi, bakit kami may doubt na makagawa kayo ng sarili ninyong salin na mas malapit sa original text? Kasi po, napanood po namin yung ilan sa mga videos ninyo, mali-mali kayong magbasa. Halimbawa, ito po ha, ito pong isa sa mga Iglesia ni Cristo Ministers, nagbasa, binasa niya po yung Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Panoorin po ninyo ha. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa the book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23 the verse 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu Adonai nasi Elohim atak betekenu bemegkar yung doon sa mga hindi nakakaalam ng Hebrew mabibilib talaga kasi nagbasa siya ng Hebrew. Correct. Pero no, yung binasa po ng Iglesia ni Cristo Minister, pakita po natin yung binasa niyang Hebrew text po yung kanina yung pinakita niyo po sa screen, Brother Benny. Ayan ah. Ayan ah. Yan nalagyan po natin ng kuwan sa ilalim mo. Oh. Yung from right to left po yan ah. Shemaino Adonai. Hindi po Adonai. Yung from right to left, yung dalawang yung first Hebrew word from right to left ng Genesis chapter 23 verse 6 at saka yung pangalawa doon from right to left, Shemaino Adonai po ang pagbasa noon. Hindi po Shemaino Adonai. Kasi po si Abraham ang tinutukoy. Alam nyo ba, no, sinabi ng iglesia, binasa ng iglesia ni Cristo Minister ang Adonai bilang Adonai. Alam nyo po kung ano ang ibig sabihin ng Adonai na binasa niya. Ito po ah, dito po sa The Complete Word Study Dictionary Old Testament sa page 18 po. Ito po ang ating mababasa. O ito po ah, page 18. 10 po. Ah, ito po ah. Adonai, a masculine noun used exclusively of God. It is often used in place of the divine name YHWH or YHWH. Ibig sabihin yung Adonai, ginagamit lang para sa Diyos. O ngayon, sino pong tinutukoy doon sa Genesis chapter 23 verse 6? Si Abraham po, ang tanong Father Jai. Si Abraham ba, Diyos? Hindi po. Klaro po. So ginawang Diyos ng Iglesia ni Cristo Minister, si Abraham, nung binasa niya ang Genesis chapter 23 verse 6. Ayan po. Oh. Oh, dyan pa lang, parang magugulat ka, sabi nila, isa lang daw yung Diyos nila, yung Ama lang nasa taas. Eh, bakit ginawa nila si Abraham na Diyos? Bumasok pala sa Diyos. Kasi marami po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na marunong ng Greek at saka sa Hebrew, gumagamit na ng mga lexicon, ng interlinear. Yun ba, eh, sapat na. Tingnan po natin, ha, ito po, makinig po kayo sa payo ni Dr. John Skrinak, isa pong kilalang biblical scholar po na protestante sa Oxford. Ito po ang advice niyo po ha, sa atin. I also want to caution, however, that knowing a little Hebrew or Greek can be dangerous. If you know these languages, but you aren't studying them seriously and reading in them regularly, you actually need to have a lot of epistemological humility and restraint. No, ang pinarating ni Dr. John Skrinak, ang yun daw may little knowledge sa Hebrew at saka sa Greek. Ano daw? Ay, very dangerous po. Dangerous, very dangerous. Ayan. Kasi baka mali-mali, katulad nung napanood natin na previous na ginawang Adonai si Abraham. Yes po, yan. Ay, nagpapasalamat po tayo dahil yung Catholic Church, napakarami pong mga biblical scholars na magagaling, no? Magaling talaga at matalino na binigyan talaga ng Diyos ng gift talaga para ma hindi lamang para mabasa, ha?
kundi para maintindihan talaga. Kasi iba yung merong nagbabasa, kayang bumasa, pero hindi naman naiintindihan yung binabasa. Naiintindihan. Correct. No? O ito pa, Father Jai, magpapakita tayo sa screen. Kung yung argumento nila na kapag ang pangalan ng church ay Iglesia ni Cristo or Church of Christ, ang ibig sabihin, ang founder talaga nun ay si Cristo. Ito po, may papakita po kami sa screen sa inyo. Ayan, makikita nyo po ngayon sa inyong screen. Ayan po ha. Iba't ibang simbahan po yan ha. Religion. Anong pangalan? Church of Christ. O, kung yung sinasabi nila na kapag ang pangalan ng kanilang reliyon ay nakakapit yung pangalan ni Cristo, ibig sabihin, si Cristo na yun Cristo ang yung founder. Ari, ang founder. No, tandaan natin, sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoong Hesus, I will build my church. Singular. Singular. Isa lang. Niya sinabing churches. Okay. Ayan. Ngayon, sino ang totoo sa inyo? Ayan, dami niya natapos. Mayroon pa palang mas nauna doon kaysa sa mga kapatid natin ng Iglesia ni Cristo. 1901 pa lang, mayroon ng Iglesia ni Cristo. At Roman 16:16 din ang gamit. O sinong totoo sa kanila ngayon? Alam ko hindi papayag itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na itong mga ipinagita natin sa screen ay ito ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ngayon, yung logic, na ibig sabihin na kapag ang pangalan ng simbahan, Iglesia ni Cristo, yun ang totoo, si Cristo may-ari nun. Ang tanong, ito bang anim na to na... Pike to? Pike? Ito ba? Papayag ba kayo na tunay to? Pike ba to? Totoo? Si Cristo bang founder na to? Ayan. Ngayon, sige, puntaan pa natin yung ibang mga halimbawa. Kapag ba ang pangalan nung ano nung religion ay nakakapit yung pangalang Diyos o kay Kristo, ibig bang sabihin yung may-ari noon si Kristo? Halimbawa, ito po dito po sa province of Capiz. Pag pumunta tayo ng Panay, meron tayong makikita diyan na St. Mark Memorial Homes. Correct. Ito po, pakipakita po sa screen. Wag pong ipaki-pull screen ha, pakilagay lang po sa ano. Yun. Ayan. Ayan po, makita po ninyo yan sa ilalim, no? St. Mark. Tanong, Father Jai, si St. Mark ba ang may-ari yan? Parang hindi talaga. Paano ba pupunta dito si St. Mark? Kasi namatay na siya. Maliban po dyan, no? Maliban po dyan. Ito po ha, alam ko po marami po sa atin ang kumuha ng St. Peter Life Plan. Pakipakita po sa screen, Brother Ben eh. Ayan. Ayan. Tanong ulit, Father Jai, si St. Peter ba mayari niyan? Hindi, syempre nakahimlay na dun sa Roma si St. Peter, matagal na. Eh, St. Peter eh. O ito pa ha, pag pumunta po tayo ng Maynila, isa po sa mga kilalang universities doon ay Jose Rizal University. Pakipakita po sa screen, oh. Ayan po, ha. Ang tanong, si Jose Rizal bang founder niyan? Hindi. Si Vicente Fabila po ang founder ng Jose Rizal University. And I'm sure, kung Vicente Fabila ang university ang ipinangalan, I don't think na ganun kadami ang magiging students or mag-enroll doon. Oo, nang ayan. So iba talaga ang dating ng Jose Rizal University. At sa mga nanonood, alam niyo na po ang ibig naming sabihin. No, simple diba? Logic lang po. Tsaka common sense lang 'yung gagamitin natin. Halimbawa, no, nagpatayo ka ng ano ng business, no? Kasi dito sa Capiz, mahilig dito ang mga tao sa Batchoy, no. Hmm. Kahit wherever we go, no, maraming gusto nila kumain ng Batchoy. So, di ba, magpapatayo ka ng kainan, lagyan mo ng, di ba, yung specialty doon ay Batchoy. Batchoy. No? So, marami ngayon na nilalagyan nila yung pangalan ng, limbawa, Benny La Paz Batchoy. So, nalagyan sa ilalim, no? Kasi may pinuntahan ako last time na nadaanan ko sa daan, nilalagyan ng, salutod-lutod pala yun last time. Mura na. Masarap pa. Masarap pa. Definitely pupuntahan nyo ng mga tao. Kasi mura na, masarap pa eh, di ba? At hindi mo lalagyan yon ng, halimbawa, Benny La Paz Batchoy. Mahal na, panis pa. Talagang walang kakain dun. Oo. Ngayon,
naiintindihan siguro nila yung simpleng logic lang na bakit hindi ganun ang ipinangalan. Kahit hindi naman ang founder, yun talaga ang founder, eh, pangangalanan mo talaga ng ganyan para makainggan nyo. Attractive yun sa mga tao. Sabi nila, eh, sila lang maliligtas. Merong mga, ano ito, no? Merong mga religion na pinangakuan yung mga lahat ng mga members na kapag umanig ka dito sa amin, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero kapag umalis ka sa amin, wala ka ng kaligtasan. Ano mo masasabi mo doon na Father Jai? Bakit sila ba ang Diyos? That is why as a priest, no, bilang isang pari, kahit ako nga, everything, no, lalo na pag nandun ako sa hospital na nag-serve bilang isang chaplain, pag nagbigay ako ng sakramento katulad ng anointing of the sick, may isang nagtanong sa akin, sabi niya, Brother Dwayne, Father Jai, yung kapatid ko na namatay, mapupunta ba yun sa langit? Sabi ko, I cannot fathom the mercy and love of God. Ayan. Kasi yung karunungan ko lang ay parang isa lang maliit na balon. Pero yung love at mercy ng Diyos ay katulad ng dagat. Ayan. That is why everything that I do, no, I entrust everything to the Lord. Kasi we cannot fathom the mercy of God. Kaya hindi natin masasabi, no, ikaw, Brother Dwayne, hindi ka naman liligtas kasi makasalanan ka. Oh. Kasi remembering during the crucifixion of our Lord, yung isang magnanakaw na nasa tabi niya. Oh, magnanakaw, klarong-klaro alam ng Panginoon na magnanakaw yung katabi niya. Pero when the person asks our Lord, Panginoon, alalahanin mo ako. You remember me when you come into your kingdom. Anong sinabi ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. That is why, yung Diyos lang po, yung may katilinuhan kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa. Mm. At wala tayong karapatan na sabihan na may imperno yung iba na hindi kaanib sa ating church. No? Limbawa, ito po ha, basahin po natin ng 1 Corinthians, 1 Corinto 5:13 po. Ayan, sabi po ni Apostol Pablo, datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang umahatol. Ibig sabihin, wala kang karapatan na hatulan yung mga ibang mga tao. At narinig mo ba sa amin ng mga pari, Brother Dwayne, na nagsabi kami, oh sige, labas kayo dito sa Katoliko dahil hindi na kayo maliligtas, di ba? Hindi. Because God has given us the freedom and the intellect and will in order for us na talagang pag-aralan natin yung pananampalataya natin kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talino na magsaliksik talaga ng totoong totoo. Hindi lang yung parang sinabihan ka lang na, oh dito ka kasi maliligtas ka. Pero totoo ba yun? Oo. Halimbawa, parang ano ito eh, mamaya sa ikalimang tanong, i-discuss natin yan, bibigyan natin ng payo yung mga kapatid na hindi sila, ano bang gagawin nila para hindi sila mapaniwala doon sa mga, kasi ang lakas or matindi yung marketing strategy ng ibang mga sekta eh. Kasi sabi ko nga kanina may franchise eh. Ayan. Now, isa pa, no, maliban doon sa binasa natin, ito pa pong mababasa natin sa Santiago 4:12 po. Ito po ay para po i-remind po tayo na wala po tayong karapatang humatol sa mga kapatid natin. Sabi dito, Santiago 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagbawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Yun, sa pool. Oh, sino yung tinutukoy dito ni Santiago na iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukom? Diyos lang. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang kung sino. Lalong-lalong hindi ang tao. Ayan. Okay. Ano po ang maipapayo natin sa kanila para hindi po sila mailigaw o hindi sila mapaniwala? Kasi napaka, parang, marami po kasing nagsabi sa akin na parang antindi daw ng
parang makukumbinsi daw talaga sila the way daw magsalita yung mga taga-ibang sekta, gumagamit ng Biblia, ginagamit yung makibabasa talagang word for word na ganyan, o pinapangakuan sila na maliligtas ka dito sa amin, no? Ito ang true church, no? Ano pong masasabi natin? Remember the words, no, na kinuha sa unang Pedro 5:8, sabi ng ating unang santo papa na si Pedro, no? Maging handa kayo at magbantay, ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umuungal at aligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. At dagdag dito mula sa kay Mateo 24:5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Ayan. That is why yung mga apostol natin katulad ni Mateo at saka ni Pedro nagpapaalala sa atin na yung diablo ay talagang hindi talaga yan na mag-uupo lang or mag-stop lang, lalong-lalo na kung napipilayan na siya, gagawa at gagawa talaga ng hagbang ang demonyo na maghahanap siya ng kanyang maililigaw. That is why maging alerto tayo. Talagang pag-aralan natin ng totoong-totoo yung pananampalataya natin. That is why kung may mga questions tayo, nandito naman yung mga kaparian natin. Nandito naman yung mga katulong ng mga kaparian natin, katulad ni na Brother Dwayne, yung mga apologetics, nag-aaral ng apologetics, yung mga apologists natin sa simbahan. Kung may mga confusions kayo, lalong-lalo na pag may pumunta sa inyong bahay, okay lang na makinig kayo. Pero kung may mga questions kayo, huwag nyo doon itanong. Yung gawin ninyo, i-take note lang ninyo. Tapos kung may panahon kayo, magtanong kayo sa mas may nakakaalam dito. Kaya nga sabi ko palagi, kapag masakit yung ngipin mo, huwag ka pupunta doon sa mekaniko. Correct. Sa dentista ka pumunta. Kasi pag sa mekaniko, baka mawala lahat ng ngipin mo. Basahin po natin yung warning ni San Juan. Sa unang Juan 4:1 po, pakilagay po Brother Benny sa screen. Oh, ito po ang nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Nung kasi yung unang Juan 4:1 na isulat 'yan sa Greek. Kasi nga gagaya ng sabi natin, yung New Testament ay naisulat originally sa Greek. Yung ginamit na Greek word ay dokimazo, nang ibig sabihin ay to test, probe, examine, or scrutinize. Ibig sabihin, mahigpit na klase ng pagsusuri. Hindi yung parang gayon makarinig tayo na sinasabi na nagpipreach about Jesus, gumagamit ng Biblia, sinasabi yung Diyos, napapaamin agad yung iba sa atin. Hindi man lang sinusuri. Oh, ito po ha. Papakita mo namin sa screen sa inyo kasi halos lahat ng strategy ng taga-ibang sekta ay ganito. Paano sila mangumbinsi ng mga tao? Una, so sabihin nila, no, nasa Bible ang pangalan ng kanilang religion. So paano po natin yan na... paano po, ano pong gagawin natin para hindi po tayo mailigaw? Alamin ang history. Correct. Yung sinabi ko kanina. Hindi ako nagtataka, maraming sekta allergy sa history. Ayaw nila kasi daw mali ang history. Kut ang sana kut sa Bible, oh. Mali tapos, oh. History na tayo, di ba? Ngayon, kung susuriin natin, no, gamit ang history, kailan sila lumitaw? Correct. Diyan muna. Okay.
yung gumamit sila ng pangalan ng nasa Bible, pero ang tanong, sa elas kailan? Kailan nag-umpisa? Kailan nag-umpisa? Kailan isinulat ang mga talatang ginagamit nila sa Bible para paniwalain ka na sila yun? Correct. Ayan. Kaya dapat mangin, mapanuri tayo. Pangalawa, gumagamit sila ng Bible. Mga proof text, sabi na, paniwalaan nyo kami. Hindi po ito sariling opinion namin. Ito po'y nasa Biblia. Okay, walang problema yung binabasa mo. Ang problema, ikaw na nagbabasa. At nag-interpret nito. Para po, for the information of everyone, yung ginagamit po palagi ng iba na, ito, magbabasa sila ng mga text, ng mga verses, tawag po dyan ay proof texting. Wala pong problema sa proof texting. Ang problema, no, unang-una, tamang translation ba ang ginagamit nila? Ayan, ang unang tanong. Kasi po, sabihin na natin walang perfect, 100% na perfect na translation, pero maraming translations po na may problema talaga. Kaya, napaka-importante, kaya nga po may magisterium ang simbahan. Correct. Para, kasi maraming expert ang simbahan natin, mga scholars, na pwede nating pagtanungan na pinaaral doon sa Roma. Correct. Ngayon, kaya importante na balikan pa rin ang original text. Balik po natin na Brother Benny. Hindi pa po tayo tapos. Ayan. Ngayon, sunod. Nasa context ba ang binabasa nila? Ayan. May proof texting sila. Pero ng tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Ito pa nakapagtataka. Kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung mga tumutulig sa atin, kapag tinanong mo, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at saka historical context? Sabi nila, yung sagot ng iba, wala naman sa Biblia yan eh. pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra for letra. At isa yan na napapatunay kasi yung ating kultura at tradisyon dito sa Pilipinas ay iba sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya dapat, hindi lang dapat proof texting tayo, dyan lang tayo naghahanap ng translation or ng interpretation rather natin. Yung pagkakaalam ng iba, yung literary context, alam na ng iba yon na babasahin yung doon sa previous at saka yung sa after. Pero yung problema, yung historical context, hindi alam ng karamihan. Correct. Lalo na yung mga umatake sa atin. Correct. Kasi, ang problema doon sa iba na nag-i-interpret ng Bible, ginagamitan nila ng view ng Pinoy yung nakasulat sa Biblia. Na hindi naman yung Pinoy. Hindi ibig sabihin na naisalin na ang Biblia sa mga wikang maiintindihan natin, kagaya ng Tagalog, Hiligaynon, at saka English, ay pwede mo nang bigyan ng view ng Pinoy. Correct. O Amerikano. Ngayon, sunod. Nasa context ba ang binabasa nila? May proof texting sila. Pero ng tanong, nasa context ba? Sometimes out of context. Ito pa nakapagtataka. Kasi kung tinanong mo, alam mo ba yung mga tumutulig sa atin, kapag tinanong mo, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng literary at saka historical context? Sabi nila, yung sagot ng iba, wala naman sa Biblia yan eh. pati ba naman yan? Hahanapan mo ng letra for letra. Nangangako sila ng kaligtasan sa kanilang mga miyembro. Ito kasi yung pinakamahalaga para doon sa iba. Bakit sila na-convert? Bakit sila na-paniwala? Bakit sila na-pabilib? Bakit sila na-ikayat? Kasi, meron kasing ipinapangako yung grupong yun na inaniban nila. Assurance daw? Ng salvation. Ang tanong, alimbawa, no? Yung founder ba, balikan natin ulit, ang founder ba ng simbahan na yan na inaaniban mo? Diyos ba ang founder niyan? Ang problema, pag ang founder niyan ay tao, especially, kung ang tagapagligtas niyan ay tao rin, paano ka maliligtas? O, halimbawa, basahin natin yun sa Jeremiah chapter 17, verse 5 po. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17, verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginigawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sabi dito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, ang tanong, ang problema, kung yung kinikilala mong tagapagligtas ng iyong simbahan or iglesia ay tao lang at hindi Diyos,
paano ka maliligtas nun? Kasi tao lang, hindi ka talaga maliligtas. Diba? Simple logic. Oo. Lalo na, alimbawa, kapag ikinapit mo yung pangalan ng iyong founder or ni Kristo or ni Jesus sa iyong simbahan, tapos tao lang pala yun, lalabas ano, iglesia ng ano yun? Iglesia ng tao. O, diba? Very simple. Diba? Kahit dyan pa lang, babalikan natin, ano ba yung pagkakilala mo, sabi ko nga kanina, sa kay Kristo? Kinukonsider mo ba si Kristo na tao at Diyos? Or kinukonsider mo lang siya bilang tao? So, paano ka maliligtas kung tao lang yung... Dagdag pa dito, Father Jai, no? Ito ay gusto nating iparating sa ating mga kapatid na nanonood. Mahalaga na malaman natin na wala pong grupo ng sekta na magsasabi na mali kami. Wala talaga. Correct. Baka yun kasi ang gusto nating marinig. Lahat yan mag-aangkin na sila ang totoo, sila ang tunay, si Kristo ang founder nila, sa Diyos sila. Hindi yan magsasabi na mga false prophets kami. Diba? Kagaya ng ano, diba? Siguro araw, halos araw-araw pumupunta kayo ng ano, ng palengke. Diba? Meron na ba kayong narinig na tindera ng isda na sumisigaw na bulok ang kanyang paninda? Hindi, wala. Kahit wala bulok yung kanyang paninda, hindi niya sasabihin na bulok yon. Sasabihin pa rin na sariwa pa. Sariwa pa. So, para malaman natin kung sariwa nga o bulok, titingnan natin, susuriin natin. Kagaya niyan, suriin natin. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Pag sinabing, basahan ka ng Biblia, ito ang mababasa, letra for letra. Ang tanong, sila ba yan? Kung may mga confusions tayo, nandito yung mga kaparian na mag-guide sa atin na malaman natin yung katotohanan. Kung hindi man available yung pari kasi maraming ginagawa sa parokya, marami namang yung nakakatulong sa ating simbahan, katulad ng mga apologies, katulad ni na Brother Dwayne. At hindi lang naman si Brother Dwayne dito sa ating archdiocese, kahit sa ibang mga archdiocese, meron ding pinopoint yung mga bishop na tumutulong sa ating mga kaparian na may knowledge about sa ating pananampalataya. Kaya gamitin natin yung talino natin, hindi lang na maging matalino lang tayo, hindi lang na maging healthy tayo, kundi alamin din natin yung ating pananampalataya. At saka gusto kong liwanagin yung akusasyon ng iba na ipinagbabawal daw ng simbahan ng magbasa ng Biblia. Hindi po yung totoo. Yung dinidiscourage ng church, yung private interpretation. Correct.